92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santa Maria at Gladys Knight. O sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH, sa Signal Channel 1. Relasyon ang inyong lingkod, si Dean Mel Santa Maria, sumasayin nyo ngayon hanggang alas 2 tayo ng tanghali from 1 to 2. Ang iyahan namin kayong lahat na samahan kami. Yan, nag-alauna na no, hanggang alas 2 ngayong hapon at binabati namin ng magandang hapon ang lahat ng mga nakikinig sa amin. Yung mga followers natin sa ating live streaming, i-like lang po ninyo ang Radyo 5 page at pag na-like nyo, mapapanood nyo mga programa na. So it's another Monday, Dean. Monday, yeah, another week. We're on our special quarantine episode. Yes. Iba ang GCQ, magkakaroon ba ng pag-ease up sa ating quarantine status? We will know. Well, anong tingin mo? Palagay ko hindi. Truly no improvement. There is none. Oo. Diba? Wala, wala, hindi naman nag-i-improve ang sitwasyon. Pataas nga ng pataas, Gladys eh. And the government, Cebu, madami silang pinadala doon. Yung mga barrio doctors, pinapalipat na nila sa Cebu para mas ma-serve kasi mukhang siyempre patuloy pa rin ang taas. Hindi naman napipigilan yung taas, a global average of a little bit more than 50%. Kasi ang global average is a little over 50% ang nagre-recover. We have not, tuloy pa rin ang pagtaas ng numero ng mga mundo, infected. Yes, with the coronavirus. So, do you have the latest? Sa buong mundo, namamatay ay 504,466 at ang nagre-recover ay 5,556,000 sa buong mundo. Diba, Gladys? Pero tayo, tayo 35,455 at ang namamatay 1,244. Yan ang ating status sa tala ngayong araw na to. 85 infections. Ibig sabihin, kung ikukumpara sa sa total ng mundo, nasa more than 25% infections. Sa USA pa lang yan. Well, the rest, yun na. Yung spread in other countries in the world. So number one pa tayo, hindi nagkasama sa programa. But you can start posting your questions now for our Q&A. Kung nag-like na ho kayo sa aming official page, yung Radyo 5 na. Kaya pa yan, kasi dito muna tayo sa mga pangunahing balita ngayon. No? Oo. Sa larangan ng transportasyon, well, may mga ilan ba yun? I think maraming mga points din silang nilagay for the UV Express. Hindi ko lang alam kasi hindi naman ako lumabas. But ano kaya ang sitwasyon? Sa kita ka bang photos na may mga lugar na akala mo wala tayong quarantine, di ba? May mga tao pa rin nasa labas. Yes. Marami pa rin nasa labas. Politics, it is science. Sabi nga ni Cuomo, it is really science. If the data, the empirical data is showing us na hindi naman tayo nag-even, may silbi ang monitoring in the sense na alam natin kung ilan ang tumataas. Pero hanggang dun lang tayo, taas ng taas ng taas. Kagaya nga nung madami mga taong nakita dyan nung weekend. Pero it's not yet safe outside. It's not yet safe outside. Diba? Gusto nang i-entertain ang kani-kanilang mga sarili at lumabas na talaga diyan sa may CCP grounds nga daw, di ba? Alam mo, sa totoo lang din, very few occasions, siguro ikaw mabibilang, wala pa sigurong 10 beses na nakalabas ka. And
very briefly lang and to do some official business outside, di ba? Pero sa akin kasi, if it's a form of entertainment na kinakailangan natin, actually, maaari naman gawin eh, sa loob eh. Kaya siguro, yung ibang mga balisa, siguro ito yung talaga hindi kaya. Ay, talaga lang. Pagkat po, eh, pandemya po ito. Pandemya po ito at nakakamatay itong itong virus na ito, wala pa pong gamot dito except na resistensya natin palakasin, yes, para hindi basta-basta tayo mahawa. Yan lang po. Yan lang po ang magagawa dyan sa COVID-19 ngayon. Kahit na po sa trabaho, eh dapat protektadong protektado kayo. Ayan. Yes. Oh, ako sometimes, Gladys, basta tato. Tama yun, di ba? Tama yun, di ba? Kasi you don't really know, kahit na sinabi mo na meron ka namang sasakyan, lumabas, bahagya, hindi mo alam talaga din eh, di ba? May nahawakan mo eh. So kahapon nga, ako rin ay lumabas, pero ito naman like you, yung parang nag-withdraw lang ako ng pera sa isang ATM, no? Tapos syempre, ano mukha gan, yung keypad, no? Gaganunin mo, may dala ko, oo. Yung nasa likod si ito, nasa likod pa usunod, dapat ganun eh, di ba? Totoo yan. Dapat ganun talaga eh. Ngayon may plano ang gobyerno. Ito ayon sa Philippine Star to, June 29, no? COVID-19 test in next 8 to 10 months. In the next 8 to 10 months, ang target po ng gobyerno ay 10 million ang matetest. Ilang mga salita-salita at mga plano-plano, gawin nyo na. Kasi hanggat hindi inuumpisan at ginagawa, wala, daldal lang po yan. Kaya nga COVID-19, o, di ba, itong mass testing na to, kaya gawin nyo na po. Kasi sometimes, Gladys, what is desirable is not the same done. Para at least maumpisa na, di ba? Yes, okay. Approve ako dyan, sana kaagad-agad na. Sana agad-agad na. Tayo din, di ba? Baka medyo yung meron tayong ano sa signal daw natin. Ma'am Gladys, medyo putol-putol po ang dati, ano, ng signal natin, di ba din? Not necessarily how we transmit, but also yung internet connectivity ng kumukuha ng ating broadcast. So, sila ay magkakaibigan na, bagamat ibang lugar sila sa mundo, no? They're not really coming from one country lang. Yung mga kaibigan nating mga overseas Philippines. You'd like to share with our listeners and viewers din? Kaibigan ko to. Resign for the sake of the country. Talagang diretsahan kasi yung sabi niya, I am not putting ni Jerry Trenas because I have known him since the time of the late President Corazon Aquino, okay? But I think it is really about time to accept responsibility. Mayor Jerry Trenas. Nag-uumpisa na. Kasi alam ko si Mayor Jerry Trenas talagang may foresight city. Kaya ngayon, may medyo isa sa mababang Iloilo City. Talagang naglagay na siya as if meron sa kanila. Yung mga, yung mga, yes, even before it really, sumabog, handang-handa na sila sa Iloilo City. Ayun. We're going to have a very brief break, so let's pray muna. Magdasal muna po tayo. Magdasal muna tayo. Panginoon, na nakikinig at nanonood sa amin, subaybayan niyo po kami at patnubayan niyo kami at bigyan ng grasya makapagpaliwanag ng mabuting gabay para ang direksyon nila upang resolbahin ang mga suliranin nila ay maganda. Lahat po na ito iniaalay namin sa inyo. Instructions from our studio. So, tuloy-tuloy tayo din. We will not take a break na mamaya na raw na 1:30 in the afternoon. Okay. Pwede na ba tayong mag-word of the day? Okay. Oh, nagluloko daw kasi yata. Word of the day na. Okay. Okay na din. Kahit walang intro, tayo na lang. Word of the day. What is our word of the day? Libel. Libel. Okay. Libel. Alam mo, sikat na sikat yung libel ngayon, ha? Ito ang libelo, ha? Ito ang libelo. Para eksakto tayo, tatagalugin ko ng batas, Gladys. Tatagalugin ko ng batas para malutong-lutong pa. Ito, ha? Libelo. Libelo. Teka, ha? Tignan natin, ha? Aha. Kasi yan ang parang defamation yung libelong yan eh.
Okay, ito ang pangmadla at malisyosong pagbibintang ng isang krimen o ng isang bisyo o kapintasan, tunay o kinatahan na makapagbubunga sa kawalang dangal, kredito o pagkamuhi sa isang tao, natural o huridiko. Ang lawak pala, hindi lang basta mere paninira sa isang tao yan, ano, Din? Basta't nangahawak. Naglalider, sabi. Kung sabihin ko sa'yo, ang ganda mo, pero hindi ka naman maganda, hindi libel at hindi mo sinulat. Okay. Pero kung sinabi mo sa isang sulat at pinamudmud mo sa ibang mga tao at pinabasa mo na si Juan sadyang palpak, o libel yun. Kasi on its face, binabasa mo pa lang, ang pasanin ng taong nagsulat noon at may nakabasang iba, ay sabihin na, okay, meron akong punto dyan, in good faith ako. Patently, negatibo at nangahamak. Yan ang libel. Libel yan. Okay. At makukun. Yan. Okay, kanina, Dean, while you were reading yung definition, di ba, may isa dong nadaanan ka, yung sabi mo, whether, hindi ka pwedeng lumusot, di ba? Ganun yon ang ibig sabihin. Pwede mo kasing sabihin na, totoo naman yung sinulat ko tungkol sa kanya eh. So, hindi mo pwedeng gamitin yung plate, right? Hindi mo ako narinig? Hindi kita narinig. Okay. I was saying na halimbawa, let me know, am I coming yes, in here? Okay. Doon kanina nung binabasa mo o ukathang isip. So ibig sabihin, kung ikaw ay nagsulat ng isang bagay tungkol sa isang tao, kahit patutuo yun, Steve, yun about me eh. Am I getting it right? Tama, nangahama ka. Kasi halimbawa ganito, Gladys, may pilay na isang tao, kilala mo. Tapos sinulat mo ngayon, wala nang ang kakayahan ni magbabasketball pa. Tumahimik ka na lang sapagkat wala ka ng silbi. Okay. Sulat mo pa at madami pang nakabasa, libel yun. Libel yun. Oo, libel yun. Libel, libel yun. Okay. What about this person? Pero yung mga nakabasa, alam na alam, kahit hindi mo pinag-alalan, alam kung sino ang pinatutungkulan mo doon sa iyong sinulat. Pwede na yon. Kasi, pwede na yon. Basta't ma-identify clearly kung sino yung tinutukoy mo. Kahit ang libel, dapat sinulat. Sinulat, broadcast. Iba kasama ang broadcast dyan? Yes, kasama ang broadcast. Pero walang binabagong bata. Walang ginagawang panibagong krimen. It's just creating a new form of committing libel. At maaari niyong balikan yan, although mahaba-haba yung example ni Dean, no? Pwede niyong mag-refer kayo ulit niyan sa relasyon kung may oras na mai-post natin mamaya. Okay, gurong mag-start ng ating Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagtitigay daan sa paglalahad ng inyong mga problema. A few greetings lang muna. Okay, Jose Niedo, Al Guzman, maraming salamat yung mga early birds. Rene Braga, Bainco, Alex, sa inyo. Okay, ano ang ating first question? Usually pag ganitong Lunes din, maraming mga greetings muna bago problema, which is good naman, di ba? Good naman. Okay, dami pong naglalaro, nagja-jogging nang walang face mask, walang social distancing. Hindi man lang daw sila, sinababa nila yung face mask nila. Hindi nila sinusuot talaga. And to think, malalapit sila with each other. Okay, ito na. Alam mo, tanggal. Hindi. Ang bawat munisipyo may kanya-kanyang ordinansa na kinokomanda kayo ay magiligay ng face mask. Hindi po kayo nakikita mag-face mask at nahandiyan kayo nakatira sa isang lungsod na may ordinansyang nagbabawal na walang face mask. Mahuhuli rin kayo. Renting an apartment unit with separate electric meter. Nag-rent po kami dito last January 26, tapos para sa electrical consumption namin. Dapat po ba kaming mag-shoulder ng bill deposit? Isn't it na ang monthly dues lang ang aming babat electric meter? Alam mo, bukas yung may punto. Kasi ang may-ari ng metro, yung may-ari, di ba Gladys? Okay. Ang may-ari ng deposito na iyon.
Diba? Kasi halimbawa eh nasira yung metro, etc. Siyang mananagot doon. Unless na merong mga malabu-labu talaga, normally kung sino may-ari, siyang mananagot ng deposit. Pero pero kung napag-usapan niya yan simula't simula pa, naging ka-east time, hindi ka muna. Mag-usap kayo. Diba? Yes. Yan po. Okay. Okay, next question. I am watching you from Kuwait. Marineg? Magcha-chappy ka, Gladys. Okay. Chappy. Ulitin Alright. natin. Okay. 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 Let me po pa na share ng tiyahin ko sa magulang nila. Ang anak ko ay nagpatayo ng bahay sa lupa ng magulang ko. Bon, sa lupa ng aking tiyahin. Dahil may alitan kaming magpinsan na anak ng tiyahin ko, binila niya sa nanay ko usap dito. Okay, summarize ulit, Gladys. Summarize ulit. Simplify the question. ng kanyang tiyahin. Okay. Nagpatayo ng bahay ang kanyang anak. Ano, sino nagpatayo ng bahay? Without their knowing it, nakakuha ng 4 inches lang naman daw sa parte ng lupa ng kanyang tiyahin. Okay. Okay. Tiyahin ko ang nakuha ng anak ko. Di ba daw dapat ang mag-usap yung mga matatanda? Hindi yung tiyahin niya. Kung sino may-ari ng lupa, tukuyin mo kung sino may may-ari ng lupa, ay sila mag-uusap. Kasi ang mga anak, hanggat buhay pa ang mga magulang na may-ari ng lupa. What? Anyway, let's pause for a break and we'll also sana dito sa break natin we can do something about our connection. So we'll page. We'll be back. Ang oras po natin, 1:30 ng hapon. Sa lahat ng mga magigiting nating kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. At impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Santa Maria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Para yata na-disconnect sa atin si Dean. Okay, we're back at ito pang programang Relasyon na inyong napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Nais ko munang batiin ang mga suki natin dito sa programang Relasyon. Pero i-ready na rin po ninyo ang inyong mga questions for our Q&A. Good morning, good afternoon. Meron ka na ngayon na headset. Parang nasa radyo ka lang, ha? Headset na ako. Nasa radio booth ka lang. Kumpleto na ang iyong ano, Eileen Valian, Angeles Agana, magandang hapon sa iyo. Ayan. Okay, we're back. So Q&A na tayo din. Can we go for questions? Yung kanina, yung question natin kung dapat daw nag-uusap ay yung magkapatid. So tama, sinabi mo, ang mag-uusap pa. Yung mga anak, walang kay. Yung mga tiyahin at yung mga magulang. Ayan. Okay, ito din. Fake ba yung kasal kung hindi tunay na pangalan mo ang ginamit mo sa yung marriage Cornelio Tandas? Pero ang ginamit niyang pangalan sa kasal ay Joel Tandas. Yung Joel, pero hindi yun daw ang tunay na pangalan. But he's been using it since he was in grade school. Fake daw ba ang kasal?
Ang kasaling defect, taon, apat na taon, isang taon. At pagkatapos nagkaayusan kayo na kayo magkakasalan o kayo magpapakasal na at humarap ka, kumuha naman kayo ng marriage license at may marriage ceremony naman at nasa edad na kayo, kahit nagkaiba-iba pa ang pangaputol ng kasal. It's merely an irregularity na ang papalitan lang dyan yung marriage certificate. Diba Gladys? Yan lang ang papalitan dyan. Itong edad kayo, may marriage license kayo, at saka authorized naman yung nagkasal sa inyo, at kayo ay may seremonya, kasal po kayo dyan. At kung pwede namang baguhin yon. Ayan yon. Yes. Ayan, Gladys, yan ang sagot. Okay, next question din. Napatituluhan ng babae sa kanilang mga magulang, doon na rin sila pinanganak hanggang sa sila ay magkaroon na ng pamilya. Doon na rin po kami ipinanganak. Is doon, hanggang ngayon, hindi na kami nakabalik. Hindi namin alam na nagkaroon ng cadastral survey noong 1964 sa nasabing lugar bilang paternal property. So, paano kaya nila yon mababawi? Di. Dapat may share. Kaya nga eh, dapat i-check nyo yung cadastral survey na yun na kung inaproba ng korte, dapat pupunta rin kayo sa korte. Very complication ang papupuntahan ninyo. Baka mamaya naman na nabigyan ng notice yung kabilang mga partido at hindi sumagot. Hindi sumagot. Sinabi kung ano ang nangyari doon sa proceeding kasi hindi kaagad-agad pwedeng sabihin na mali. Baka nabigyan naman ng notice. Nabigyan naman ng 45, so yan muna ang tingnan nyo sa yung cadastral survey, tingnan nyo yung korte, kung mapipinpoint nyo yung korte at pinakamahalaga, punta kayo sa niyang lupang yan. Ayan. Lupang yan. Ayan. Okay, next question din. Yung asawa ko po ay may anak sa una. Di po kasal ang asawa ko sa una. Sa akin po siya kasal. Ano kaya ang maganda naming gawin kung yung tatay po ng bata ay wala namang param, hindi kasal itong babae doon. Gusto niyang ipangalan daw sa kanyang apelido itong bata ito. Ang gagawin mo, mag-a-adaptin mo yung bata, legal na ampun mo. Kasi kung gagawin lang dyan ay papalitan yung birth certificate at ikaw ay liligay ng ama na walang court proceeding ng adoption, eh that is a criminal. The way to do that is for you to go through a court process called an adoption proceeding. Yan ang dapat nyong gagawin. Approval. Para, at yung approval dapat pang nakasulat. Di ba po? Hindi porkit option na mangyayari sa kanyang sariling katawan at dugo. Hindi pa pwede yun. Yeah. Dapat malaman niya. Yun. Oo. Okay. Pang business permit. Hindi pa po kasi kumpleto ang requirements sa pagkuha ng business permit. Salamat po sa inyong pagsagot and God bless po sa inyong dalawa. Last 2 weeks, sabi ng BIR, hindi na kailangan ng business permit. Dapat rehistro na sa kanila. Kasi yun ang nagpapabagal talaga minsan yung business permit o misstep. Kasi natatandaan ko talaga, sabi ng nung BIR, ng chairman nila, na yung business permit, ay i-checkin mo ang BIR kasi mukhang meron silang memorandum na gano'n na. Ayan. Okay. Eto naman din, inaming kapatid, na ibenta po namin ang mga makinarya na kapatid namin para magamit sa pagpapaayos ng titulo. 145. Anong pwede kong ikaso o gawin na naaayon po sa batak? Hindi daw yata binigay sa kanya. Teka ha. Sa pinagbentahan nila. Hindi ito, Gladys. Bale, yung mga makinarya daw ng kapatid nilang namatay. So, dalawa na lang silang natira. Ha? Walang anak. So, may natirang ari-arian. So, tama. Dapat pumunta sa kapatid. Tapos, yung isang kapatid, at pagkatapos, kinan niya na. Parang ganon. Yes. Kinang-kin na. O, tama. Parang ganon. Meron kang, kasi ngayon, na wala nang natira sa makinarya. Kung wala nang natira sa makinarya, talagang may rahingin mo yon. Ngayon naman, kung may natirang mga ari-arian pa na pwede nasa kanya. At kung hindi niya maibabigay, eh mahirap yon. Pwede mong i-demanda siya. Kasi Okay, here's our next question.
Pinapalayas po kami sa inuupahan naming apartment building noon pa pong June 12, 2020. Ano po ba pwede naming ikaso sa video call na pinapaalis na kami at message po sa chat? Sana'y masagot ang tanong. Bakit sila pinapaalis? Kung kayo ay lesi, anong tingin nyo, saan nyo hinuhugot na bawal ang ginagawa ng ang may-ari ng bahay o ng apartment, pinapaupahan niya. Okay? Kung may katwiran siya upang sunod-sunod, pwede kayong paalisin. Kung tapos na ang kontrata, let's say month-to-month, at gagamitin na ng may-ari, humuhugot na ang sinasabi niyo bawal. Diba? Yun ang tanong lang. Mahirap oo, eh. Oo nga eh. Oo. Yun. Mm-hmm. Okay. Ito naman. Question niya. Good afternoon po, Attorney Mel and Ma'am Gladys. Ask ko lang po. Kasi yung barangay captain, nakatanggap na po ako, kaya lang hanggang ngayon ay galit pa ang barangay captain namin sa akin. Hinahanapan niya ako ng butas kahit wala naman akong may karapatan po ba siya? Thank you at huwag niyo na lang pong banggitin ang pangalan ko. Nagagalit daw sa kanya yung kapitan. Nagsumbong siya sa DSWD. So, whether it is legal or not legal, it's still a threat kung wala naman siyang base. Diba? Kaya pwede mo siyang isumbong. Ito, maselang to. Kasi, kaya dito, magkaka. Yes. Kung magpapile ka ng kaso, dapat may kasama kang abogado. Kasi yung, pwede ka mag-threat na kriminal. Kalat niya pa. Maaari pumasok sa unjust vexation yan. Diba? Maaari talagang pumasok dyan. O baka sa mas mataas pang krimen na threats talaga. Hindi. Na double sale po yung nabili kong lupa. At alam ng pangalawang nakabili na nabili na namin yun. Kaso lang sila ang lumabas ang desisyon noong December 20, 2019. Umapila kami noong January 2020. Ang nagbenta sa amin ng lupa ay pati yung bahay namin. Maraming salamat po, Attorney Mel. Well, unang-una, may kaso na yan. Hindi ko kaya mahirap magbigay ng mga advice na ganyan kasi ang decision po dapat binabasa nyo. May mga rason po sa decision. Halimbawa lang po, ito nag-i-speculate na lang ako. Halimbawa lang po, talagang talo na kayo. Ibig sabihin po, nagtinda sa inyo. Yun po ay tawag na daw yun din eh. Unjust namatay engagement. Na daw. Okay, kahit na po namatay, ang balik, dapat bayaran muna siya bago yung pang ilang natitirang pag-aari ay mapapamana doon sa mga anak. Kaya dapat sa iba. Kaya balik ang pera. Di in a way, creditor po kayo. Dapat sabihan nyo yung mga anak kasi po doon po kayo kukuha. Okay, next question. Magandang hapon po. Tanong ko lang po, kapag ba may seryosong nagbabanta sa'yo, yung tipong galit na galala po, huwag na lang pong banggitin ang aking pangalan. Report nyo na po sa dalawa. Para sigurado. Ang isip nyo kung anong gagawin nyo. There's nothing wrong in reporting to the police and to the barangay. Okay. Ayan, report kay. Ito naman po, yung asawa ko po ay, tapos na to yung may anak sa una. Okay, ito. Operator po kami ng tricycle. Last January po, yung isa namin, ay na-disclose na po ang kaso kapag na-shoulder na ng driver ang medications ng pasyentan, yung bago naming driver, na ipapa-impound at ipapahuli yung driver. 4 times na pong naharang yung... Parang unjust vexation ulit yan, ha? Parang pinipigilan kayo makapagpatrabaho. Kasi kung meron talaga siyang angal, mag-file siya ng kaso. Di siya batas. Di ba? May proseso ang batas. Kaya kayo pwede niyong i-report siya. Nag-unjust vexation, harassment. Kasi kung siya, huwag niyong harangin siya, demanda niyo na lang para patawag siya. Ayan. Tama. Okay. Ayan. Ito toong pangalan, parang naitanong na to ang nakarehistro sa SSS nung ako'y magpamiyembro kasi hindi ko alam na ito pa, hindi unang baitang nung grade 1 siya. Sana'y matulungan niyo ako. So kumuha na talaga siya ng birth certificate only to find out na iba pala ang pangalan niya sa birth certificate. Nagtataka lang ako ko, sa edad mong yan, hindi mo nakita ang birth certificate mo. Diba? Ngayon let's say 20 years.
Ay, talagang may ewan ko kung anong nangyayari dyan sa inyo. Pero okay, let's see. Okay, so anong gusto mong gamiting yung nasa birth certificate mo? Di footwork ka. Kukuha ka ng madaming certified to copy ng birth certificate mo at ibibigay mo sa... Halimbawa, yung Jose, gusto mong gawing Lando. O yun, magpapile ka sa local civil register para papalitan ito at inamit na pangalan mo kasi it will cause confusion. Ayan, yeah. Yan ang gagawin mo. Ayan. Okay. Eto, I think this, kasi ang tanong ni Darwin ay ito. Good day, education graduate po ako. Pwede ba akong kumuha ng kurso na law? Libre po ba ito? Wala pong libreng edukasyon ngayon sa 2-3 sa ano graduate school na pala kami. Grad sa mga state institution mas mura, sa mga private mas mahal. Sa private po nagdedepende po kung anong eskwelahan kayo. Range, pero hindi po ako masyadong sigurado, pero nandoon po yung range. Pwede na lang pong tawagin yan. Sa ibang eskwelahan po mas mataas eskwelahan. At ang education graduate, yes, pwede pong mag law at sa matter of fact, kahit sino pong natapos ng college, 4-year course, pwedeng mag first year. Tapos, sa summer na lang po nung between first and second year, nyo kompletohin. Ganun po yun. Okay. Yan. Doon po sa gustong mag-enroll sa FEU Institute of Law, kami po ay nagtatanggap pa ng enroll. Tumawag lang po kayo kay Miss Jen, 0945-6388-664 at kay Miss Kat Oblo para po makapag online application kayo. Ayan. Okay, Gladys. Okay, so with that, nice namin pong magpasandyan kayong muli bukas, alauna ng hapon pa rin. Dean? Kita-kita po tayo dito. At ito po si Dean Mel Santa Maria. See you. Bye. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piliin gawin sa aming buhay kung anong wasto at marangal sa inyong mga... May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na?